Inamin ng Nasibak na Regional Director ng Calabarzon Police na aprobado niya ang operasyon sa Atimonan, Quezon na humantong sa madugong barilan at ikinamatay ng 13 tao. Gate ng pulisyad, lehitimo ang operasyong ito laban sa mga organized crime group sa rehiyon. May news to go si John Consulta. Pasado alas 10 ng umaga na kumarap sa investigasyon ng NBI sa barilan sa Atimonan, Quezon ang mga tauhan ng Calabarzon Police sa pangunguna ng sinibak nilang Regional Director na si Police Chief Superintendent James Belad. Sa eksklusibong video nakuha sa loob ng tanggapan ng NBI Death Investigation Division, makikita ang hiwalay na pagkuha ng mga investigador ng statement mula sa mga opisyal ng AFP sa kaliwa at mga opisyal ng PNP sa kanan. Bukod kay Belad, anim pang police official ang humarap sa NBI. Pagkatapos usisain, humarap si Melad sa media at inaming pirmado niya ang Coplan Armado, ang case operation plan laban umano sa mga organized crime group sa Region 4A na humantong sa umano'y inkwentro sa Atimonan. I've signed the case operational plan. And the case operational plan was submitted by Superintendent Marantan. I signed the Coplan but I do not exactly know or memorize the contents of the Coplan. Doon sa declaration ng ano, ng PAOK, ano? Yes, sir. This approval is only on the portion of the funding of the Coplan. On its operation, go pa rin. Dalawang oras namang inusisa si Police Superintendent Glenn Dumlao, ang pumirmang case supervisor ng Coplan Armado. Legitimate yung valid yung Coplan, legitimate yung operation. Kasi legitimate naman kasi yung mga target namin, so mandate namin yun to go after yung mga organized crime group. Abogado naman ang ipinadala ni Police Superintendent Hansel Marantan na nagpapagaling pa sa ospital dahil sa tinamoraw na sugat sa barilan. Pero ayon sa NBI, hindi raw nila pwedeng kilalanin ang naturang abogado dahil wala raw dalang authorization letter mula kay Marantan. Tanging mga abogado naman ang nagsinta para sa tatlong matataas opisyal ng AFP na humarap sa NBI. Ang tatlo na raw ang kumatawan sa ibang sundalo na sangkot sa umano'y inkwentro. Giit ng kampo ng mga sundalo, lehitimong operasyon daw ang nangyari. The person inside the vehicle who first fired, I think they should not be subjected to court martial because they should be commended. They endangered their lives. Nanganib ang buhay nila. Sa pahayag ng pamunuan ng AFP, sinabing umabot sa 200 round ang pinakawalang bala ng mga sundalo base sa accounting ng ammunition na ibinigay sa kanila. Pero natulalan daw ang daming ito dahil automatic rifle ang dala nila. Yung mga spent amos na yan ay pwedeng konti, pwedeng madami, depende sa situation. Hinihintay ngayon ng NBI ang sworn affidavit ng kanilang mga pinatawag. John Consulta, GMA News.